Hi everyone, Ads here and it is another beautiful day today. Ngayon naman isusort out natin yung ating mga waste or ating mga basura and I'm going to show you guys how it is being done here in Germany. But first, kumain muna tayo ng breakfast. So let's eat bilo-bilo. So meron kaming box dito na kapag bubuksan mo siya, yan yung laman niya, tapos naka-sort out na yung grocery bags, plastic garbage, and old papers. Ngayon, kapag puno na yung plastic garbage natin at saka yung mga old papers na nandito, ay dadalhin na natin siya sa garbage can sa labas. And eto naman, nag-co-collect tayo ng grocery bags or shopping bags kasi sa grocery store, hindi sila nagbibigay ng libreng plastic bags. Kailangan mong magdala ng sarili mong grocery bags or pwede kang bumili ng plastic bags doon. May bayad yon. So, dapat lagi kang may kasama or may dala na grocery bags with you para i-pack yung mga napamili mo. So, in this area naman, meron tayong basurahan for residual waste or mga natitirang basura. Nilalagay natin siya dito. And then, meron tayong mga inipon na organic bags na kung saan pwede natin ilagay yung mga organic waste natin. Klase ng garbage can na kung saan ito ay para sa organic waste. And ito naman is for old papers. Yan. So lahat ng mga dyaryo, lahat ng mga papel na hindi na natin ginagamit ay nilalagay natin dito. And this one naman is, ito yung may yellow na takip. This is for plastic garbage. And last but not the least is itong grau tonne, ang tawag nila, is for the residual waste or sa mga natitira na pasura. So, meron na tayong spring flowers dito. Crocus. So, tapos na ang lunch natin at Biyernes na naman ngayon, February 17, 2023 na. At meron tayong long weekend dahil sa Lunes at saka sa Martes walang pasok dito sa in some parts of Germany because of the carnival. So dahil sa Lunes ang pinaka-highlight ng carnival dito ay walang pasok ang mga bata at extended siya hanggang sa Martes. So, sa school ng mga anak ko kanina ay pwede silang mag-costume for carnival. So, yan yung costume ng pangalawa kong anak. Isa siyang bunny. So, yan. Tapos, meron siyang, anong tawag doon? Bunny na buntot. So, yun. And yung bunso ko naman ay... So, yung bunso ko, naka-Spider-Man costume siya ngayon kasi nga carnival. Kaso, yung costume niya na galing sa pinsan niya is malaki pa sa kanya. So, yan. Yung bata ay parang naging pajama na yung costume niya. So, andito uli ako sa basement ngayon at kailangan kong ayusin or iligpit yung mga damit na nilaban ko, tapos yung iba pa-planchain na lang natin. So yan, meron tayong isang corb dito na natapos na tiniklop natin ng mga damit.
Tapos, yung rest pa dito, yan, paplanchin natin yan. It's either later on or bukas. Tapos, eto din, yung mga, ang dami-dami kong naipon na paplanchin kasi nga, may mga times na kailangan naming lumabas, may mga gawain na sa labas, mga ganon. Tapos, may mga appointment, may mga doctor's appointment na kailangan puntahan or kailangan mag-grocery, mga ganon. So, tapos pagdating sa bahay, magluluto, tapos siyempre, kailangan ng mga bata ng attention din. So, sasamahan mo sila pag pupunta sila sa labas or lalong-lalo na yung bunso namin. Minsan, kailangan niya ng kalaro pag wala yung mga ate niya. So, siyempre, hati-hati. Kailangan nating hatiin yung oras natin. At madalas, pag tinatamad ako, nanonood ako ng mga videos din sa dito sa YouTube. Kaya, alam na this, bakit naiipunan or naiipon yung mga labahin or yung mga planchahin ko sa bahay. Okay, so dahil tulog na yung mga kasama ko sa bahay, kakain tayo ng chips. Dahil, why not? It's Friday night at walang Pasok bukas, finally, at sa mga susunod pang araw. Kaya, i-enjoy natin ang moment na to na kumain ng chips. Good night sa inyong lahat, and thank you so much for watching. We'll see you guys on the next one. Bye!